Kailan ka nagsimula sa ano? Sa animation? 1997. Phil Cartoons pa noon, yung isa sa pinakamalaking animation sa Pilipinas nung time ng na yun. Siya yung Hanna-Barbera may hawak noon. Siya yung may gumagawa ng mga Flintstones, yan. Yes. Ano yung unang posisyon sa ano? Animator ka ba kaagad? Ay, hindi. Nag-start ako sa Clean Up and In Between. Yun yung sila yung kami yung gumagawa ng mga gawa ng animator. Actually, doon ako nagtagal sa ganung department. Pero pag nung unang tanggap ko sa ano sa Phil Cartoons, sa special effects talaga ako napunta. Kasi yung background ko is sa painting. Tapos doon ako nilagay, pero hindi ako masaya doon, kaya doon ako napunta sa ano, sa CU, Clean Up and IB. Clean Up and In Between 'yun. Tapos nung lumipat ako Toon City, ganun din, hanggang sa napunta ako sa feature film, hanggang sa nakapag-animate na ako, nakapag-layout na ako. Yun. Sa Toon City ako mas lumawak kasi doon ako mas nagtagal. Doon ka na naging animator? Doon na sa Toon City kasi tinrain kami ni Scott Peterson, yung sa Warner Brothers, yung gumawa ng Iron Giant. Siya yung nag-train sa amin. Kaya doon kami nag-start para mag-animate. Ano ba siya? Mahirap na disiplina yung animator? Paano mo siya ikukumpara sa pagiging clean-up IB? Ay, iba ka, ang pagiging animator kasi is para ka ring artista. Ang kaibahan lang, yung pag-aarte mo, ginagawa mo sa pagdodrawing. Kaya yung kailangan yung eksena feel mo, ma-internalize mo. Kaya ako bago ako mag-animate, binabasa ko muna yung script, tinitignan ko yung storyboard, pinag-aaralan ko yung buong eksena. Tapos pag buo na, binoboil down ko sa isip ko. Pag buo na sa isipan ko, saka ko siya gagawin yung eksena. Hindi siya ganun kadali dahil meron ka rin kailangan sundan na specific na galaw kasi may standard yung bawat show. May specific din siya na mga pitik ng galaw, ganun. Tapos may standard na kung sa lakad, may standard na lakad. Kaya yun yung mahirap sa ano sa pagiging animator. Ano yung memorable na project mo na ano? Isa sa hindi ko makakalimutan na project yung kay Mickey Mouse na Christmas special. Kasi mahirap siya dahil kasi papel pa noon eh. Tapos ang eksena namin is yung sa jet ski is nagja-jet ski si Mickey Mouse. Siyempre tumatalsik yung mga snow. Talagang halos dalawang araw ko na siyang ginagawa. Hindi ko pa siya matapos-tapos. Parang sabi ko ayoko na mag-animate. Ayoko na ano, last na to. Akala ko doon na mag-i-stop talaga yung career ko sa animation kasi talagang nadala ako doon sa eksena. Pero right after naman noon, parang maging madali na sa akin yung mga iba. Mas gusto ko nang gumawa ng mga komplikadong eksena kasi mas na-challenge ako. Kaya mas nag-grow ako doon sa mga ano na yun. Tapos naging ano ka ba? Naging checker ka ba? Yes. Naging checker ako. Doon naman sa pagiging checker, ang ano naman doon, kailangan kasi masyado ka rin matalas yung mata mo sa mga mali. Kasi ang standard ng Disney ng ano is iba kumpara doon sa mga ibang show. So tapos na sa feature film pa. So medyo kailangan yung standard mo rin is mataas. Hindi ka basta-basta maraming magagalit sa iyo ng mga artist, yun lang. Kasi siyempre kailangan ka maghigpit. Kasi hanggat hindi pumapasa yun, hindi nila masasahod. So sa amin bilang checker, kailangan namin gawin yung trabaho namin. Inoperan ka ba na ano? Na magtrabaho sa ibang bansa na maging animator? Kasi nung time na yun, tingin ko, daming napunta sa ibang bansa eh. Maraming beses, unang-unang offer sa akin sa India, pero
hindi ko tinanggap. Sumunod yung sa Australia. Ayoko kasi magtrabaho sa ibang bansa. Eh, yung kumbaga, kung pupunta ako, katiwiran ko sa buhay, prinsipyo ko sa buhay, pupunta ako sa ibang bansa hindi para magtrabaho. Para mag-travel o maging bisita doon, pero hindi para magtrabaho. Kasi alam ko yung epekto nung sa pamilya ba, kasi nung nasa animation na ako, may pamilya na ako. So ayokong malayo ng matagal sa pamilya ko. Pero maganda sana yung offer kasi siyempre iba yung kitaan doon. Pero sa tingin ko, sabi ko, sa sarili ko, kaya ko namang kitain dito yun. Kaya hindi ko ginagrab yung mga ano na yun. Tapos nagtayo ka ng sarili mong kumpanya ngayon. Eh. Ano yung history mo yung kumpanya mo? Nag-start 'yon nung isang barkada kong engineer, actually classmate ko siya ng high school. Nang meron siyang kinitang malaki na pang sarili niya. Tapos nagtanong siya sa akin, "Magtayo tayo ng negosyo." Sabi niya, "Ano ba magandang negosyo?" Sabi ko, "Di mag-subcon tayo ng animation. Papel pa noon." Tapos sabi niya, "Sige, tara, gawa tayo. Gagawa kami studio, set up kami studio, medyo malaki rin yung studio na na-set up namin." So that was 2008 pala. That was 2008. So doon ako nag-start ng magtayo ng sariling studio, kumuha ng mga trabaho, subcontracting. As nagdire-diretso na yon hanggang sa nakaapat na studio ako, hanggang sa naging digital na. Bago sarado ang traditional, bago maging digital, nakapagtayo pa ako ng ng traditional. Kung tawagin namin traditional, yung paper pa. Yung India kasi is tayo lang nagturo doon eh. Hindi magkakaroon ng animation ng India kung hindi tinuruan ng mga Pilipino. Kaya nga kami pinatawag nun sa India, kaya kami pinapadala sa India para magturo sa mga Indiano ng animation dahil wala silang alam sa animation. Ngayon nung natuto sila, yun naman, sila na yung boss natin ngayon, sila na yung kliyente natin ngayon. Binabarat naman tayo kasi sa Pilipino rin nila natutunan yun. Yung pangbabarat sa mga artist, which is may kumakagat. Sa mga veterans, yung mga may edad na, may kumbaga may cyberphobia, may takot humawak ng computer, mahirap. Pero pag ikaw, ako kasi nung nag-transition is medyo na may alam na ako sa computer, hindi na ako natakot na mag-divert, hindi na ako nahirapan mag-ano. Kasi tools lang naman yun eh. The same principles, the same everything, tools lang yung nagbago. Kaya sa akin, hindi ako nahirapan. Pero hanggang ngayon, may mga artist, lalo na yung mga matatagal ng artist, may nahihirapan na parang ayaw pa nilang mag-ano talaga. Mag-transfer into digital. May takot sila, pero yung iba naman, ngayon, sinisimulan na nilang mag-ano, lalo na yung mga veterans na. Kasi wala silang choice. Kasi wala na talagang nag-o-offer ngayon ng traditional na animation. Thank you.